Nagbabalik po mula sa Quiapo Church. Nasa linya ng telepono si Easy Lee. Easy Lee, pakwento mo anong plano ng Quiapo Church sa traslasyon sa January. Tita Johnson, ngayong Biyernes, Quiapo Day, maaga na namang nagsipuntahan ang ilang mga deboto sa Quiapo Church para agad na makapasok at makapagdasal sa loob ng simbahan. Kanina ring alas 3 ng umaga, naabutan nating isinasakay sa truck ang replika ng itim na Nazareno para ibiyahe papunta sa isang simbahan sa Nueva Ecija at doon ito manatili ng isang linggo. Ilan naman sa mga debotong nakausap natin ang nalungkot nang malamang kanselado na naman ang taunang traslasyon dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Ang traslasyon ay ang tanyag na prosesyon kung saan dinadala ang imahe ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand at parang dinadala ng alo ng dagat ng milyon-milyong mga deboto pabalik sa simbahan ng Quiapo. Bago ang pandemya, Tito Johnson, ginaganap ito taon-taon tuwing January 9. Ayon sa attached priest ng Quiapo Church na si Reverend Father Earl Allison Valdez, pagkamat wala pa rin tradisyonal na prosesyon, tuloy pa rin naman ang pagbibigay-pugay sa itim na Nazareno sa Quirino Grandstand panggabing programa, misa ng kapistahan at iba bang nakagawi ang aktibidad kaugnay dito. Yun ang gusto namin, may prosesyon. Kung iliikot lang, mas safety yung gano'n. Kaya lang, sanay na nga yung tao. Dati nanonood lang, ngayon nung after ng pandemic, sana gusto namin sumama para. Siyempre nakakalungkot kasi inaasahan namin. Nag-iingat lang siguro kasi laganap pa rin ng ang virus eh. Hindi na maapektuhan kung walang translation kasi nasa puso ko na sa Nazareno eh. Wala, meron man o wala, basta't andi dyan ang simbahan. Ipinaaalala din ng simbahan na may iba pang paraan para maipakita ang debosyon, hindi lamang sa prosesyon. Yan na muna ang latest mula dito sa Quiapo. Balik sa'yo, Tito Johnson. Maraming salamat, Easy Lee.